sa dekada ni Conor Chongson, si Chancellor Serio Cao at ang Presidente ng Universidad ng Pilipinas na si Dr. Emelinda Roman para sa paggawa. Tinatawagan din po natin ang Vice Chancellor para sa unayang mangmag-aaral at guro sa Kolehiyo ng Pamadlang Komunikasyon na si Professor Elizabeth Enriquez para basahin ang pagkilat. Siyempre pa, walang paggawad kung wala ang gagawan. Palakpakan po natin ang UP Gawad Caridel 2005, Pilipining Vilma paglilok niya ng napakaraming maliligid na tauhan sa peikula na nakukuha ang simpatya ng manonood sapagkat naisa sa buhay niya ang kasaysayan, suliranin at pangarap ng mga tauhang ito sa dinamikong pakikipag-ugnayan nila sa iba pang mga tauhan sa peikula. Para sa walang pasubaling paggamit niya sa kanyang popularidad bilang aktor upang makapili ng mga papel na nagtatanghal sa publiko ng nakamamanghang lawak ng mga karanasan at lalim ng mga suliraning kinakaharap ng mga kababaihan mula sa iba't ibang uri at sektor ng lipunang Pilipino ngayon. Kahit na ang mga karanasan at suliraning ito'y hindi lamang hindi makakadagdag, kundi maaaring makabawas pa nga sa paghanga sa kanya ng madlang manonood. Para sa pagbibigay buhay niya sa pinilakang tabi, sa mga tauhang may kasaysayan nakapagpapataas o nakapagpapabago sa kamalayan ng kababaihan at nagdudulot sa kanila ng higit na malalim na pagkaunawa sa kanilang sitwasyon sa ilalim ng patriarkiya, upang sila'y magkaroon ng kakayahan na mapanghawakan ang kanilang buhay at makapagpasya para sa kanilang mga sarili. Para sa walang takot niyang pagtangga sa papel ng mga naiibang karakter na buong tapang na nagpapahayag ng katotohanan sa panahon ng maigting na paniniil pampulitika, patunay na pinahahalagahan niya hindi ang sariling kabutihan, kundi ang kapakanan ng isang lipunang Pilipinong nakikibaka para maipagtanggol ang batayang karapatang pantao sa ilalim ng isang diktadurya. Para sa paghubog niya ng isang karera na naging saksi sa kanyang transformasyon mula idolong popular hanggang profesional na aktor sa pamamagitan ng disiplina sa sarili at walang pagod na paghahasa sa kanyang sining na siya namang naging hamon sa mga manunulat, direktor at producer na gumawa ng mga pelikulang karapat-dapat sa kanyang mataas na antas ng kasiningan na sinuklian din naman niya ng ilan sa mga hindi malilimutang pagganap ng isang aktor sa pelikulang Pilipino. Para sa pagpapakita niya na ang artista sa pelikula ay maaaring mag-iwan ng tatak ng sarili niyang individualidad at talino, kung kaya maaaring siyang ituring na isa ring autor sa kanyang sarili. Para sa kasiningan, integridad at pananabutang panlipunan na kinakatawa ng kanyang namumukod-tanging pagganap at para sa pagtayo niya bilang huwara ng profesionalismo sa kapwa niya mga aktor at mga teknisya na kasamang lumilikha ng isang pelikulang Pilipinong may katangiang pangbansa.
ang Gawad Taridel 2005 ay ibinibigay ng Kolehiyo ng Pamadlang Komunikasyon ng Universidad ng Pilipinas kay Rosa Vilma Santos. Sa Cine Agarna UP Film Institute, Universidad ng Pilipinas, Diliman, Bungsod ng Quezon. Professor Elizabeth Enriquez, Chancellor Cao, at the